Yan, opportunity. Pwedeng mabago ang buhay, pwedeng mapag-aral ang mga anak. Bahay, sakyan. Sige, Gil. Next, hindi. Sige, Gil. Gil, next. Patawan. Ito muna. Hindi mo nito. Dito ako handa. Ano ka ba? Alam mo ka. Ito yung company. Ito yung company. So, ang company is Lifestyles. Kinakabahan si Mang Billy. Pero kaya-kaya niya yan. Isip niya lang yan. So, yan. So, kung bakit namin ginagawa ito, dahil mayroon tong opportunity, ano ba yung opportunity para sa pamilya, yung mapaaral mo yung anak na pwedeng makapagtapos ng pag-aaral, yun naman talaga yung bilang isang nanay at tatay, yun naman talaga isa sa pangarap natin na mapaaral natin yung mga anak natin. So, isa sa dreams din natin, magkaroon tayo ng bahay na komportable, totoo naman yan. At siyempre, masayang pamilya. So, yan. Ito kasi yung pinanggalingan ng income. Siguro hindi ko na masyadong i-ano nyo to. Pero konti lang. So, employment, yun ang tatrabaho ng ito 5, yung araw-araw. Pero hindi siya ito 5 kasi pag alas 8 ang pasok mo, alas 5 pa lang, gigising ka na, bibiyahe ka pa. So, hindi siya ito 5. Yung iba, nakahalata. So, nagtayo ng tindahan, sari-sari ito, kasama yung doktor, may mga salon. So, self-employed ang tawag doon. So, akala nila, boss sila sa business nila, pero ang totoo, utusan sila ng business nila. Kasi, katulad kay ma'am, pag may kumatok, may bumili. So, pag hindi siya nagtinda, pag nagsarado siya, walang income. So, dito, kailangan mo talaga magbukas para kumita ka. So, ang iba, nagkaroon ng maraming pera, so, invest, mga big business. Ito na yung may pera na, nag-i-invest na sila, so, yung pera ang nagtatrabaho sa kanila. So, ito naman yung investor, yung naglalagay ng mga pera sa paper asset, yung kahit nasa ibang bansa sila, pag uwi nila dito, million pa rin ang kinikita nila. Pero siyempre, million ang puhunan dito. So, ayan. So, takot ba kayo sa network marketing? Ako, first time kong naka-ano nito ng network marketing. Network marketing kasi ang concept nito. So, pag sinabi kasing network marketing, scam. So, di ba? Totoo naman. Ang scam, yung magbigay ka ng pera tapos pangakuan ka. Ayun nga po eh. Oh, di ba? Di ba bel kininto ko sa iyo? Ah, totoo, ang scam talaga. Bakit naman yung mga hindi naman natin dia-judge yung kapwa natin. Nagbibigay ng pera na walang kapalit tapos sasabihin, "Diyan ka lang, kami ang bahala magkikita ka, wala kang gagawin." Scam po 'yon. Tapos hindi mo alam ang opisina. Dito hindi pwede. Ang totoong network marketing, may company, may training, may office. Dapat bago ka pumasok sa mga ganong concept at industry ng business, alamin mo muna, mag-investiga ka. So halimbawa, network marketing versus traditional marketing. Kung pista mo ngayon, mic na lang. So bumili ka ng mic, halagang 1,000. Kaya lang, sa paggawaan, sa manufacturer, 400 lang yan siya. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng bumili doon na isa lang. Kailangan maramihan. So ngayon, yung manufacturer, dadaan niya siya ng retailer o wholesaler. So, yung dalawa na yon magpapato ng 30%. So, 30-30, so yung halaga ng mic na yon pagdating sa consumer, tayo, 1,000 na. Kasi sila po patong. So, wala naman tayong reklamo. Kasi yun may reality talaga ng business. Pero dito sa company nito, sa sample ko yung Lifestyle, katulad ko, 40% ako, si ma'am, si asawa niya. Pwede kayong dumirekta sa office, sa Makati, then pwede nyo maabil ang 40%, kaya ako kumikita, lahat kami kumikita dito, so si ma'am, inaaral pa nila. Kasi yung 60%, ikaw na yung wholesaler, ikaw pa yung retailer. So kumikita talaga, nag-i-enjoy ka. At ang maganda dito, meron kami tinatawag na fast track bonus o mga royalty, na marami ang pinanggalingan ng income nito. So hindi ito binta-binta. Kasi kung binta-binta ito, sundalo ko, hindi ko pupalit yung trabaho ko. So, ayan. Ito yung tinatawag na pag pumasok ka sa isang company, dapat tingnan mo kung legit o totoo ba yan. So, ano ba ang dapat? Valid effective product. Dapat yung product effective ba yan? Baka mamaya, expenses naman. Bumibili ka, pero wala namang effect. So, ako, sa product, walang question. Kasi marami na po akong tinulungan na may cancer, cancer-free,
lahat na yata ng may sakit na klase ng sakit na encounter ko na. At wala pa po ako napainom na hindi ko natulungan at hindi nagpapasalamat. Hindi man sa harapan ko, magpapasalamat sila sa sarili nila dahil napakilala ko sa kanila ang Prada. So, yan. Ano pa? Dapat yung Prada, gaano ba katagal na yan? Dapat 15 na siya. So, ang lifestyles, yung company, 32 years na siya. Dito sa atin, sa Pilipinas, 22 years. Kung hindi nyo familiar siya, kasi wala siyang advertise. Wala sa dyaryo, wala sa TV. Wala na to. Ang advertise lang ito, katulad ko. Na pumunta ako dito, kinuminto ko. Katulad ni ma'am, kinuminto sa inyo. So, yun yung advertise ng company. Kasi ayaw ng company na magbayad ng mga artista, million, tapos hindi naman nila ginagamit ang product. So, dapat ginagamit yung produkto. Si Ma'am Beauty, may kwento na yan. So, ano pa? Training, yan. Kailangan ang company na salihan nyo o yung, halimbawa, mag-decide kayo na mag-business. May training siya kasi baka mamaya, hindi nyo, paano nyo gawin ang business na hindi nyo alam. Katulad nitong ginawa natin, actually part ito ng training ni Ma'am Beauty. So, from Santa Ana, Manila pa ako, nag-travel ako ng 1.5 hours, pero dahil mission ito at kailangan ko siyang tulungan, darating ako talaga. Kahit medyo sakit ang katawan ko kasi galing ako sa Tagaytay, nagpatanggas ako kasi recognition ko kahapon kasi na award ako ng ambassador. So kahapon lang ng 2021. Ambassador ako ng buong national marketing ng buong 41 countries. So kahapon ako na-recognize. So marami akong activity. Kaya mamaya may appointment pa ako. Sumusang maraming bonus sa sir. Yan, hindi ko may nasahan yon. Pero alam mo ba mga kaanuhan ko doon, mga abogado, mga lahat, principal, lahat ng klase ng background ng tao, mga kaanuhan ko doon sa kahapon. Pero ako yung binigay ni God doon sa posisyon na yan. So, hindi siya talaga binta-binta. So, ano pa? International, of course, international ang operate ng lifestyle. Kasi 41 countries siya, sinasabi ko sa inyo. Then, Canada talaga siya ang main niya. So, ito, yung product na ito sa Pilipinas, from Canada pa po ito. Hindi po yan kung saan-saan bansa, kundi Canada talaga. So, ano pa? So, fair and equal, yun. Halimbawa, si sir o kayo ma'am, nag-decide kayong gawin yung business. Kahit doon sa level ng posisyon ko, o kahit 5 years na ako, mag-6 years na ako, kung anong income ko, yun din ang income niyo. Kung anong, ibig sabihin ko, kung yung equal ba, himba, mag-sponsor ka ng isang tao na magagawin ng business, pwede kang kumita ng 14,000, pwede kang kumita ng 16,000. The same tayo. Ako din, ganun din ako. So, kaya pure and equal talaga siya. So, ano pa? Yan, company profile. So, ito na yung company profile, pero na-advance ko kanina sa inyo. So, si Lifestyle, International Share Corporation. So, globally talaga siya. Then, founded in 1989. So, kung titingnan nyo, kayo na lang po magano. In 1989 pa siya nagsimula, may 30 years na po siya running. So, 32 naman dito sa atin sa... 22 naman dito sa atin sa Pilipinas. From Toronto, Canada siya. So, office worldwide, yan. So, 41 countries na po ito. So, ano pa? So, siya mismo, manufactured top quality. So, siya mismo gumagawa ng produkto niya. So, hindi siya maangkat sa ibang company, kundi siya mismo. Ang may-ari, napaka-generous kasi hudyo sila. So, marami, mayroon sila sariling pagawaan sa Canada. Tapos, ang maganda, kung familiar kayo dito, member of the Direct Selling Association, DSA, kung familiar niya ito, kung nasa business industry kayo. So, yung DSA, hindi yan magiging member ang isang company dyan kung hindi matatag at hindi mayaman. In short, walang utang ang company. Paano ko nalaman na walang utang at matatag yung company at mayaman? Pag payout, ang payout namin yung sahod, hindi naman sahod, payout, yung income. Yung income namin dito every 20th the month, ibig sabihin tuwing abente. Pag ang abente matapat ng Linggo, Bernis pa lang binibigay na sa amin. Ayaw ng company na i-lunes, ayaw niya yun. Gusto niya na pag natapat ng pizza, doon talaga ibigay. Pero kung nalinggo yan, Sabado, Bernis pa lang. Binibigay na niya. So, yung kabait ang company. Tsaka madalas ang may-ari pumunta dyan.
So, bakit to kanina yung opportunity? Ito ngayon kung bakit maraming taong nagkakasakit. Ang sabi dito, why do we age? May mga tao na pag tinanong mo, ma'am, sir, ilang taong ka na? Secret. Ibig sabihin, yung aura nila, hindi akma doon sa edad nila. So, mayroon mga ganun, di ba, sir? Pag tinanong mo, ilang taong ka na? Pag sinabi mo, kaya, siyempre, mahiya mo hindi tayo magsabi, baka mamaya, hindi naman matapat. Baka naman, sabihin nyo, kasamaan loob. Ma-open. Eh, di ba? Pero may mga tao talaga na yung edad niya, hindi akma doon sa edad, sa aura niya. So, bakit daw tayo nagkakasakit? At ang kasakit daw ngayon, cancer or heart disease na lang. May kakilala ba kayo? Nakausap nyo na ngayon, bukas mga lawa, bumulagta, napunta sa opisina, sa hospital. Tapos, kumatos na. Tapos, wala na. Mayroon naman, kausap lang natin ngayon, pero inatake sa puso. May ganon. Tapos, nalaman na natin, wala na. So, ito yung mga sakit na traidor. Ang tawag nga namin dito, silent killer. So, bakit tayo nagkaroon ng ganon? Dahil sa mga unhealthy eating habit natin. Ano pa? Lack of exercise. Wala na exercise. Ako, the time nung sundalo ako, five years, araw-araw ako sa Port Bonifacio, mayroon kami talagang oras na nag-train, nag-exercise kami sa umaga. So, hindi ko na nagagawa yan. Ngayon, text na lang. Kaya ang ginawa ko nga, dahil bumigat ang katawan ko, bumili ako sa online ng mga pang-exercise. Yung mga ano ngayon, para makapag-exercise. Ano pa? Unhealthy eating habit. Ibig sabihin, nabubusog tayo pero hindi natin nakukuha yung tamang nutrients. Ako, katulad ko, guilty ako. Kumakain ako sa mga fast food, sa Jollibee, McDo. Hindi tayo against dyan. Kaya lang, nagugutom tayo eh. Kailangan natin kumain. Kaya lang, the reality, nabubusog tayo pero yung nutrients hindi natin nakukuha, nakakain. Kaya tayo, ang buhay ng ibang tao, o kahit sino, kahit pamilya ko, kahit ako, pag nabuso ko yung katawan ko, nagiging instant. Kasi instant na din ang kinakain natin. So, yun naman talaga ang reality. Ngayon, pangunahing pinanggalingan ng sakit, stress. Alam niyo ba yon? Ang stress ay, ang isang tao na laging na-stress, lumalabas ang mga iba't ibang sakit. At ang common nito, pag ang tao laging stress, nagkakaroon ng mga bukol. So, bakit nagkakaroon bukol? Karamihan, babae, breast. Dami ko talaga na-encounter ng babaeng may bukol sa breast na mga nasiran ko dito. Bakit ganon? Kasi may stress sila. Lahat tayo may cancer cells. Ako may cancer cells. Si sir, meron. Lahat tayo. Kahit bata, mayaman, mahirap, meron tayo. Dalawang klase kasi yung cancer cells, good and bad. Yung good, yun yung kailangan ng katawan natin. Yung bad, yun yung nagiging tumutubo siya o nagiging active siya pag lagi natin siyang pinapakain na na-stress tayo. Ngayon, ang taong may cancer, maraming bawal pagkain. Karne, matatamis. Pero sa doktor, walang bawal yan. Pero sa amin, alam kasi namin to. So, siyempre, tunto naman si doktor kung may cancer kasi pira yan. Totoo yan, di ba siya? Subukan mo, subukan may kakilala ka. Isa ang sasabi, hindi ako against kay doktor ha. Hindi kasi ako doktor eh. Hindi ako against kay doktor. Pero the reality, pag may pamilya ka na may bukol, ang mindset ng doktor, opera. Opera. Diba? Kung hindi man opera, gagawin niya chemo. Alin man sa dalawa dyan, chemo, opera. Ano ba yun? Ang chemo ang mahal. 36,000. May ilang piras bisis yan. Makakalbo ka pa. At yung iba, hindi, anim, pitong sisyon, yung iba hindi nakakaabot doon. Namamatay kasi bumagsak yung immune system, hindi kinaya. So, pag sinabing opera, ihanda mo ng pera mo. Ayang opera. Hindi tayagis kay doktor ha, baka magkakilala kayo doktor, hindi. Love natin yung mga doktor. Kaya para ma-open lang tayo. Para magkaroon lang tayo ng realization ba. So, yun. So, ano pa? Yung tatlong ito, pwede nating madisiplina ang sarili natin. Pero yung environment pollution, yung hangin natin, polluted na talaga. Kahit anong gagawin natin, lalo na dito sa Metro Manila. Pero dito sa sa Batangas, sa Tagaytay, medyo meron siguro presta siguro yung nila doon kasi marami pa naman mga puno dito sa atin kasi iba ko sa inyo dito, hindi pa naman masyado polluted. Pero sa Santa Ana, Makati, at my God, grabe, usok talaga doon. So yan, kaya na disiplinahin yan, pero ito hindi natin kaya, hindi tayo pwedeng hindi huminga. Kahit yung kwarto natin, naka-aircon, nakasarado, pero polluted pa rin yun.
So yun ang reason kung bakit tayo nagkakasakit. So, si lifestyles, kanina, yung sakit na pinag-uusapan, ngayon, dito sa'yo sa solusyon. Ang sabi dito, paano daw natin lalabanan yung mga sakit na yun. Ang sabi dito, dapat kumain tayo ng prutas at gulay rather than animal product. Ibig sabihin, dapat kumain tayo ng maraming prutas at gulay. 12 to 10 serving fruits and vegetables. Ibig sabihin, hindi lang 10 saging, iba-ibang prutas yun, 10. Kaya lang, saging pa lang, mahal ang kilo. O, 1 kilo pa lang, wala na. So, hindi talaga natin nagagawa yon. Huwag daw tayo masyadong kumain ng karne. Pero siyempre, ako, guilty din ako dyan. So, wala nga eh. Ito na nga yung environment natin eh. Wala na nga tayo magagawa dito eh. Ang kailangan lang natin dito, mayroon kang, kumain tayo ng basura, kailangan ilabas natin. So, yun na lang yun. Kasi, sorry, basura yun eh. Pero kailangan natin, kasi nagugutom tayo. Alam mo, hindi tayo kumain. Wala, di ba pwede? So, sabi dito, gaano daw natin kahalaga yung food supplement o yung mga minerals na para mailabas natin yung ating mga toxic sa katawan natin. So, si Lifestyles Product, yung Intra, para siyang kanin. Yung kanin kasi, tayo mga Pilipino, 3 times talaga tayo kakain ng kanin. So, ganun din dapat ang product. Kasi, pag araw-araw tayong kumakain, dapat araw-araw din natin siyang ilalabas. So, ganun ka-importante yung product. Bakit natin kailangan yun? Kasi nga, yung kinakain natin, hindi na natin nakukuha yung tamang nutrients na kailangan ng ating katawan. Take note, lahat tayo, mayroon tayong 8 sistema ng ating katawan. Ano ba yung 8 sistema ng katawan natin? Yun yung immune system. Yung immune system, mayroong 8 structure yun sa katawan natin na isa-dalawa lang na hindi gumagana dyan, kapitin na nasakit ang isang tao. O mahina na yung immune system niya. Kadalasan, bata, sipunin, ubuhin, mahina yung immune system niyan. So, yun. So, si Lifestyles, gumawa po siya ng produkto na yung loob at labas ng ating katawan, eh, kaya niyang suportahan. So, yun ang maganda. So, ito na tayo sa product. So, si Intra. Ito si Intra po. Ito po yung liquid, 950 ml. Mayroon po siyang capsule form. Pero, the same po siya ng price. At the same din siya ng component. Then, mayroon din siyang Nutria. Ayan. So, ito din. Cardiolife. Tapos, mayroon tayong Fiberlife. So, mamaya, ituloy ko yung kung ano mga benefits ito sa product. So, pag-usapan natin yung... Saan ba ka? Yan, si Intra. So, si Intra, ito po yung component ni Intra. So, si Intra po, marami po siya talagang... Ito yung ano sa immune system. Marami po siyang gamit. Pwede siya sa buntis, sa bibi, kahit anong edad, kung may alaga kayong hayop, na hindi hayop na asawa, ha? hayop na mga pusa, aso, mga ganon. Kasi mayroon akong pusa na may lahi, nagkasakit, Intra lang, nakainom ko. Tapos, ano bang gamit niya? Kahit anong edad, kayo sinabi ko, yung apo ko, isang araw pala pinanganak, pinainom ko. Tapos, 100, kahit 100 years na tao, pwede ito. Wala siyang ano, wala siya kahit anong edad. Basta as long as na humihinga. Tapos, pwede siyang ipatak sa mata. So, di ba? Pwede siyang ipatak sa mata. Marami na ako natulungan dito na naka-schedule na magpa-opera sa katarata, mga malabo mata. Yan, patak. Patak. Pero siyempre, inom ka din. Pero, patak po. Patak. Ako, me personally, kami mag-asawa, napapatak ako. Ako mismo, papatak ako. Tapos, kasi, yung mata natin, pag lumabas tayo, nakakalangap ng alikabok yan. So, ang gagawin ng Intra, pag napapatak ka, ano lang, magiging habit mo lang siya, patak ka, medyo sikats lang, medyo ma-update, pero mawala lang agad. Alisin niya yung mga dumi-dumi sa katawan natin. Ngayon, kung may mga katarata-karata, magulat ka na lang, mawala lang siya. Nalulusok. Yes, oo. Tapos, ano pa, sa mga sugat-sugat, yung mga crashes, mga kati-kati, pwede siya. Pwede siya. Lahat gamit talaga siya. Lahat. So, ito yung tinatawag na, no? Ito yung tinatawag na monograph. So, ito, hindi na ang Lifestyles Canada ang nag-aral nito. US na po ito. So, si US, inaral niya lahat ng food supplements sa buong mundo. At include si Intra. Kung kakilala niyo po o pamilyar niyo po yung Guji, Mangustin, Noni, Aka, Echinia, Vitamin C, ito siya mga
mga ano na to, mga synthetic medicine ito. Vitamin E, vitamin C, calcium. Mga synthetic medicine siya, pero food supplement siya. Inaral siya ng US, lahat ito po magaganda. Lahat yan magaganda talaga. Nakatulong sa katawan natin. Kaya lang, tingnan niyo po, ito po yung include ng katawan natin, yung sinasabi ko sa inyo kayo na, na immune system, na kung isa, dalawa lang dyan, na hindi gumagana, eh, kapitin tayo ng sakit. Nakakatulong siya, nakakatulong, si Guji, mayroong apat, si Mangosteen, may tatlo. Kung napansin yung mga chief niyan, nakatulong talaga siya. Kaya lang, hindi nga lahat niya kayang tugunan. Si Intra, hindi yung Lifestyles Canada ang nagsabi nito, ha. Makikita nyo sa FB, pwedeng idemanda ang Lifestyles Canada kung siya ang nagsabi nito, tapos sinabi niya ito, Canada, US ang nag-aral nito. Kaya nga, kahit sa FB makikita, wala magagawa itong mga kampanya ito. Malalaking kampanya ito. Wala silang magagawa kasi transparent na inaral ng US yan. So, ang Intra, kung bakit nagtaka sila, bakit nakakatulong o nakagaling na hindi man yung gamot, kaya niyang tugunan yung walong sistema ng katawan natin. Kaya yung sinabi ko kanina na para siyang pagkain, kanin, na araw-araw natin siyang iniinom, kasi yung mga nutrients na hindi natin nakukuha sa pagkain, siya yung pupuno. Then, pag ininom natin siya, pagkain siya ng katawan natin, pagkain naman siya eh. Katawan natin, tapos yung immune system natin na meron tayo mga hindi na gumagana dyan, pag nasupplyan siya ni Intra, gumagana siya. Kaya lumalakas yung katawan natin. So, lumalakas yung immune system. Ngayon, pag may tao na may sakit na uminom nito, siya mismo magpapagaling sa kanyang karamdaman. Sino na pagpapagaling? Si Intra. Hindi, si Intra. Katawan natin mismo. Kasi lumakas yung immune system natin, yung karamdaman natin, pinaalis ng katawan natin. So, ngayon, pag may parating na karamdaman, dahil malakas yung immune system mo, kaya niyang lumaban. Lalo na may pandemic ngayon, meron tayong mga virus-virus. So, ako, 2 times akong nagkaroon ng COVID. So, padak lang. Noong start pa lang ng COVID, noong March pa lang, last year. So, nung buwan na yon, doon ako tinamaan 2 beses. Product lang ininom ko. So, wala lang question yung product. Ito yung pag-aaral ng US. So, pampahilti siya. So, pag ininom mo siya, yung mga toxic sa katawan natin, mga basura sa katawan natin, ilalabas niya sa dumi, ihi, pawis. Kung katulad ko, halimbawa, sample ko lang sa inyo, 44 years old na ako, ibig sabihin, 44 years na akong may basura sa katawan ko na ilalabas ko pag inom ako ng product. So, pag sinabi kasing basura, baka naisip, ako hindi ko rin alam dyan. Pag sinabing basura, yung naka-plastic. Pero ang totoo, pinag-usapan natin, basura sa katawan natin yung kinakain natin. Kaya kung bakit nagkakasakit tayo. So, ano pa? Yeah! Ito, napakasimple lang ito. Hindi ko na kailangang i-explain na marami dyan sa inyo. Pero meron siyang 12 synergetic effect. Ano ba yun? May nakakatulong siya sa ating katawan. Una, ito yung mga content niya, amla, broccoli, carrot, garlic, ano pa, grape seed, tama ba yan? Green tea, ano pa. Basta, yan na yun. English kasi. Kahirap. So, yan po yun, 12 synergetic effect. At ang pinakamaganda rito, mayroon po siyang anti-aging. Ibig sabihin, nakakabata siya. So, kung maputi ka, lalo kang puputi. Kung maganda ka, lalo ka gaganda. At ano pa, mayroon po siyang selenium. Yan, ito po. Ano ba yung selenium? Siya yung panlaban sa cancer. Ito talaga yung mga bukol. Ito yung iniinom ng mga cancer patient ko na cancer pre. So, depende sa klase ng cancer. Kisa po sa bote. Ito. Oo nga, kisa po sa bote. Yan po talaga yung pinakaano. Yes po, di. Actually po, may iba-ibang trabaho yan siya. Pero ibig sabihin, pag pinagsama mo yung mga product na yan, mas mataas yung standard niya na mabilis makarecover yung tao. Pero kung sabihin mong, pwede ba sir, Nutria lang, pwede. Pwede bang Intra lang, pwede. Kasi nga, siyempre mahal. Oo. Di ba po mahal? Alam ko naman. So, ito yung mga may bukol. Ito yung may mga cancer na mga stitch, mga ganon. Marami doon sa opisina na sabi ng doktor, 2 months to live, 3 months to live, tapos sinabihan yung pamilya, pakainin mo na lang ng masasarap. Ibig sabihin, antayin nyo na lang. Ganon. Parang, siyempre, ubos ng pera doon.
Alam mo, pag ang tao may cancer, pag ang tao may cancer, kailangan maghanda ka ng 1.2 million. Walang sinabi doon sa dulo na gagaling ka. Process lang po yun. Chemo, pabalik-balik sa doktor, opera, mga radiation, mga ganon, mga check-up. Basta 1.2 million. Pero walang sinabi na gagaling. Kung gagaling, di mabuti. Pero walang sinabi doon. May process lang yun. So, mahal pag magkasakit ng cancer. Pag may kakilala kayo o pamilya kayo na may mga bukol-bukol, ingatan nyo kasi magiging active talaga yan. At magulat na lang kayo, bukas makalawa, stage 1, stage 2, stage 3 na. At pag may kilala kayo, or katulad sa anak mo, ma'am, sinabi mo, wag na wag yung ipabiopsi. Baka i-advise ni doktor para malaman natin kung anong klaseng bukol. Ibiopsi natin, wag. Once na pinag-biopsi nyo yan, ay yung araw na ito, magbilang kayo ng isang buwan, dalawang buwan, sure yan. Ang laki na yan, super active yan. Doon na, wala na kayo magagawa doon. Sasabihin doktor, o kailangan natin operahan to. O kailangan natin ikimo yun. Handa, yun na. Wala kayong pera, magawa kayo paraan. Ano gagawin nyo? Ihanap kayo ng indigent, mga senador, mga ganon. Hingi kayo ng mga papel doon sa ano, di ba? Pero ang totoo, pera yon. Hindi lang binigay sa iyo ng direkta. Katulad yan, kung kunyari, senador ako. Lumapit ka sa akin, so bibigyan kita ng indigent papers. May pundo yon. Tapos ibayad mo sa doktor. Hindi nga cash yun, pero may pundo yon. Wala pa rin libre. Oh, di ba ganun kahirap? Yung ibang mga kababayan natin, pumipila. Awang-awa nga kami pong mga ganun. Totoo, di ba? So, yun. Tapos utosan ka pa yung doktor. Punta ka kay ano, punta ka kay ano. Di ba? Pira na hindi. Oh, hindi tayo agis doon. Ngayon, sa babae, nakakaganda ito. Sa lalaki, nakakagwapo. Sir, nakagwapo ito, sir. Oo, nakakagwapo ito. Ay, nako, kung alam niyo lang, nakakagwapo po ito, nakakaganda. Tapos, pag ginawa niyo yung business, may income tayo dito. So, yun lang yun. Yun yung benefits ni Nutria Plus. Si Intra, pampahente, si Nutria Plus, pampagwapo, pampaganda. So, basta pag may kakilala kayong, mayroon to siyang ano, mayroon to siyang natural glutathione. So, yung iba, nag-i-inject, may mga mayaman, may kaya magbayad. Oo, gumanda ang kutis nila. Pero darating ang time na pag bumagsak yung immune system nila, yung organ nila sisirain doon sa in-inject nila. Hindi naman agad-agad. Pero pag tanda, talagang magsasuffer din sila. Ganon, sisira yung organ. Pero ito, natural ito. So ito, pag inom ka dito, sa yung selenium na ito, natural ito, sa hospital, pag kinikimo, nakakalbo. Pero dito, pag inom mo yung product na ito, hindi ka makakalbo. Ang gagawin ni Nutria, yung good cells mo, yung kailangan ng ating katawan, babalutin niya pag inom ka dyan. Then, para hindi siya mahawa ng bad cells. Tapos yung bad cells na cancer cells, ialisin niya yan, itatapon niya yan. Isasama niya sa pawis, idumi mo. So makikita mo, gugulat ka na lang, stage 4, pero magiging cancer free. Pero, depende po yun sa stage na klase ng may cancer. Kasi, mayroon po tayong sinusunod na pag-inom. So, mayroon akong nakilala si Janet, yung sinama ko dito. Mayroon akong sinama dito na breast cancer free. Half-paralyzed na yan, ay yung breast niya talaga, sobrang tigas na. Talagang lalaki ako, pero pinakita niya sa akin, pinahawakan niya sa akin. Nagaroon niya sa akin, talagang bato. Tapos ito, sinakop na ito. Pero 24 capsule a day. In 6 months, cancer free. Ngayon, normal. 24 tablet a day. Walo-walo. Walo sa umaga, walo sa tanghali, walo sa gabi. Oo. Mahal siya. Mahal talaga siya. Mahal siya. Pero gusto niya mabuhay. So, single mom siya, dalawang anak. So, ngayon, buhay siya. Diba? Mahal siya. Pero, alin ba ang mas mahal? Yung kay doktor na walang kasiguruhan o ito ngayon na ngayon cancer free, nakita nga niya. Sinama ko pa dito. Itanong lang po sir, halimbawa po ganyan, isa siyempre dahil sa mahal nga po, pwede po ba, halimbawa once ay 3 times a day lang ang inom, okay na po ba yun? Mamaya, magkwituhan tayo. Tapusin ko lang muna. Sige po. Sige. So, yun, ito po si Fiberlite. Ayan. Si Fiberlite, EBC lang siya, appetite control. Pag may kakilala po, ang pag-inom po nito, pag bago kumain, pag gusto nyo sumiksi, iinom po kayo ng isang tablet, then maraming tubig,
30 minutes o 1 hour sa kakakain. Busog na po kayo. Piling nyo busog na kayo kasi mag-gel po sa katawan nyo. Then pag kumain kayo, hindi na kayo kaya makakain na marami. So, ano pa? Blood sugar control. Ibig sabihin, pag may mga diabetic kayong kakilala, so i-control niya yung sugar niya. Then, cholesterol control. Mga matataas yung cholesterol. So, i-control niya. Simple lang naman siya. Kung anong kulang ng katawan mo, dadagdagan niya. Kung anong sobra ng katawan niya, o katawan natin, aalisin niya. So, fiber life. So, pampahilty, pampaganda, pampagwapo, pampasiksik. So, mayroon kaming bagong product. Mga 1 month, 2 months pa lang to siya. Cardio life. 10 years po siyang inaral. Ano ba yung cardio life? Specific po siya sa puso. So, actually po, ito, lahat yan. Lahat kasi yan. Pero may, si Intra may kanya-kanyang trabaho. Nakatulong din sa puso yan. Kasi marami ako natulungan dyan na operahan kalahating milyon. Dalawa, tatlo ang bara sa puso niya. Yung isa, hindi na napapansyon. Dalawa na lang talaga. Cancer. Cancer yung opera niya sa puso. Intra lang. Pero ito talaga, specific talaga ito. Kung baga sa ano, iyan talaga. Sa puso. Yung mga heart enlargement, baradong puso. Wag lang yung broken hearted ha. Kasi hindi na trabaho to. Tapos po, yung mga ano, yung mga, di ba, mayroong mga biglaang na bumulagta, na stroke, lumalapot yung dugo nila. So, ito, trabaho nito para labnawin ang dugo natin. So, nakatulong siya sa blood, sugar din, para na siya fiber life. Kaya lang, specific na siya sa puso, then migraine, yung malimutin. Pwede ito sa mga estudyanteng mga anak natin na inumin ito kasi nakakatalino ito, kasi para sa brain ito. So, ang pag-inom nito, pagkatapos kumain, ito rin pagkatapos kumain, anytime yan, pero ito, kailangan inumin mo ito ng bago kumain. Hindi mo siya pwedeng isabay ito, tatlo, sisip-sipin niya. Mabawaliwala lang itong tatlo. Kailangan pag uminom kayo nito, mauna ito, 30 to 1 hour sa kakainom ng mga yan. Tapos bago ko kumain. Kasi, ganun ka siba ito, sip-sipin lang niya lahat, din idudumin niya. So, baliwala yung effect nito. So, yan. Yan, tapos na ako. Ito po yung sinasabi namin ng yung isang kit. Ayun, box na yan. Tawag namin dito, Better Together Kit. Wala kasi, hindi kasama kasi yung cardio dito. Pero sa kit na yan, meron kaming luma na kasama ang fiber life. Meron din kaming bago na kasama yung cardio. So, tapos na po ako. Yung kwento ko sa product, sabi ko na sa inyo kanina. So, salamat sa time nyo. Si Sir, thank you na pinagbigyan mo si Ma'am Julie. Ma'am, so I hope na meron kami. Actually, magagamit nyo siya sa araw-araw nyo ginagawa sa buhay. So, discipline sa sarili nyo. Nagkakaroon kayo ng mga idea sa buhay. Kasi may kanya-kanya tayong pamilya. So, katulad ni Sir, may pamilya siya. Ako, may pamilya ako. So, tayo mga Pilipino, kahit anong hirap natin sa buhay, pag nagkasakit ang isa sa pamilya natin, apektado talaga. So, alam nyo ba na yung sakit, walang awa yan. Hindi siya namimili ng mayaman, mahirap. Hindi siya pupunta doon sa, wala kang pera, hindi ako pupunta sa'yo. Hindi. Kaya may pera ka, kaya wala. Pag tinamaan ka talaga. Yung kahirapan, wala ding pinipili. So, kung ang dalangin nyo ay additional income, pwede nyo gawin hanap buhay ito. Katulad ko, na iniwan ko yung trabaho ko. So, dito, dalawa na kami ng asawa ko dito na gumagawa na ito. So, maraming taong natutulungan, hindi lang sa product. At the same time, nagkakaroon din sila ng income. Ako, forever po ako nagpapasalamat sa Panginoon na bago dumating yung pandemic, nagiging part na ako dito sa company ito kasi yung health pa lang ng family ko, panalo na ako eh. Tapos, ang nangyari, given na may income talaga. Tapos, nakakatulong pa ako sa kapwa ko. Marami na po akong distributor, mga tao na unti-unti na din na bago ang buhay dahil ginawa nila yung business. Sa health, given na yan. Ano man ang sino man sa inyo, ang pamilya nyo na may karamdaman, given ang product na gagaling. Panghawakan nyo lang yun. Pero, hindi po siya magic na pag uminom kanang isang bote, o alin man dyan, gagaling na agad. Hindi po. Depende po yun. Katulad ko, bakit ko iniinom lahat? Ito, wala man akong masabing sakit sa inyo. Prevention.
prevention. Hindi pa ako nagkakasakit, prevention ko lang sa sarili ko na para hindi ako tamaan ng matinding sakit. Magkakasakit siguro pag inaabuso din talaga, pero hindi ganun katindi na parang i-ambulansya ka talaga doon sa hospital, may emergency ka. Marabo yun. Given na yun na hindi mangyayari yun. Magkakasakit, obusip po. Normal naman sa atin yun. Obusip po. Medyo sa klima ng panahon, pero mawala lang din yun. Pero yung magulat ka na lang, kapitbahay natin sinugod na heart attack, na stroke, dahil may cancer. Malabo yun pag may prada ka. Kasi ang tawag na namin dito, pag may prada ka sa bahay mo, daig mo pang may hospital sa loob ng bahay mo. Daig mo pa may doktor sa loob ng bahay mo. Kasi itong product na ito, hindi siya gamot, pero nakakagaling sa lahat ng karamdaman. So, yun. Ngayon, kasi nakwento ko naman yung income, nakwento ko naman yung benefits ko sa product. So, magsishare naman si Ma'am Beauly, na kanina natakot siya. So, naintindihan ko, pero kaya naman niyang gawin yun. Kung paano siya, paano nakatulong sa kanya yung product, alam ko may kwento siya sa akin. Yan. Sige, Ma'am, mag-share ka naman. Paano nag-benefit ka sa product? Para alam, di ba nila, Lister? Sinabi ko na dito, di ba? Ito, okay naman siya. Uminom ka lang ng, di ba nito, kuya? 3 times a day ako minom nito eh. Yung may karamdaman ako na dito sa bukol na wala. Wala talaga siya. Tapos, okay naman siya. Nagbe-bleeding ka, ma'am? Oo. Mayayin pa si ma'am eh. Ito lang ininom ko. Nagbe-bleeding ako. Ito lang ininom ko. Ano lang siya? 2 days lang. Nawala siya. Pero minum ako nito. Sinubsob ko. Dalawang ganito. Umaga. Tanghali. Hapon. Tapos ayun. Kabado ako nun eh. Bakit nangyari ganun. Pero okay naman. Nawala siya. Mga 25 nawala. 23 ng gabi nag-umpisa. Ayun. Mga 25. Gumala na ako. Kasi wala na eh. Ano eh, mga 24, 25 ng umaano. Ah, hindi, mga 25 ng hapon, di ba, ti Pasko? Kinahaponan ako nagsigalaw kasi naka ako sa kwarto. Takot ako eh. Hindi ko alam na may ganung mangyayari. So, ayun, mga naisip ko na medyo okay na. Ayun, naghanda ako ng sinawag ko pa nga si Minchie dyan. Wala akong bisita eh. Kasi wala talaga akong gana na gumalaw noon. Si 23 ng gabi, si 24, ay kinabukas sa 55 na. Ayun, nawala naman siya. So, okay siya. Pero hindi mo talaga yung time na yun, hindi mo talaga araw ng datnan ka. Ay, hindi, iba yung means sa nangyari. First time, kaya nataka ka. Kasi nagising ako, madaling araw eh, na nag, ano talaga, iba, kasi iba yung means, nag-bleeding, ganun pala yun. So, ibig sabihin, mayroon kang problem okay, sa ano mo, parang, sa reproductive siguro, parang, pakiram mo, parang may natunaw, yung gano'n. Okay. Kaya nga po, ngayon. Sige po, magtanong. Tanong ko nga po, sir, paano po kung halimbawa, simpre, di naman po, paano po ito muna ang mabibili? Okay din po ba yan? Ha? Kung ito lang muna po ang mapapainom ko, okay po ba? Okay naman po, okay naman. Katulad na sinabi ko sa inyo, halimbawa sa dalawa, sa apat na yan. Pwede, pero kung ang iinom po, katulad nung naikwento mo sa akin na yung anak mo, dapat po may nutriya siya. Partner ito po siya. Talaga ang i-introduce ko sa inyo. Ang iniinom po, dalawa kasi. Hindi. Yung partner po, yan dalawa, pag po. May bukol talaga. Silang dalawa iniinom ko, yung araw. Pag may bukol ha, pero pag probinsya naman, kasi pwede po. Kasi po, ang sabi naman ng doktor, hindi nibigay sa kanyang gamot, pang stop lang daw po yung para pag ano dumami yung tumutubo. Ano yan, yung tawag natin doon, may tinatawag din. Parang pinipigil lang yung symptoms. Oo, yun nga po. Diba? Oh. Pinipigil niya yung symptoms, yung pag-active. Pero reality, hindi mo kayo pigilan yun. Pero ibig sabihin, sir, but still, nandoon malulusaw po pag ito inumin. Hindi ko po sinasabi sa inyo na matunaw. Ah, mayroon pang ako. Inumin nyo lang, painom mo lang sa kanya na tuloy-tuloy. Hindi ko sinasabi yung pag-inom siya ng isang intra, isang nutria, igagaling na. Wala ko sinasabi doon. Pakay magiging sinungaling naman kami nito. Ang maipapangako ko sa iyo na pag mainom niya ng tuloy-tuloy sa case ng anak mo, bigyan mo ng 3 months to 6 months na mag-inom, ikaw na mismo magkwento sa amin. Kasi ito, wala siyang magic. Pero pag bigyan mo siya ng 3 months to 6 months na mag-inom, tuloy-tuloy lang, sabihin mo sa amin pag hindi
nagbago yung sitwasyon ng anak mo, pwede mo akong sabihan na sinungaling ka pala eh. Ibig sabihin po, pag halimbawa ito na ang partner, pwedeng isa lang din ito sa umaga, isa sa tanghali. Gradual, isa-isa lang muna talaga laman. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Pero, naintindihan ko naman yung sinasabi mong budget, no? Oh, naintindihan ko yun. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda kung pagdating ng mga one week, naridagan natin. Pero, hindi naman pwede kasali talaga ako magsabi sa inyo dahil yung financial nga ang tinitingnan natin. Kung ganun lang naman ang magiging sitwasyon, na siyempre naintindihan ko nga yung sitwasyon. Basta makontinuous yun lang po ng 3 months to 6 months, kahit isa-isa lang sa samaga, tanghali, gabi, i-continuous nyo lang, malaki po ang improvement. Hindi siya lang masabi natin improvement, pwedeng mawala nga talaga siya. Yun, pero hindi ko sinasabi na 1 month, 2 months, 3 months. Maximum po na 6 months, bibigyan mo siya ng time. Expensive siya totoo. Kasi may kamahalan nito. Pero mura siya kung bukol pinag-uusapan kay doktor. Kasi magiging active talaga yan eh. Ngayon, nag-worry na kayo. Siyempre, alam ng anak mo, may stress siya. So, pag na-stress siya, pag naisip niya, mag-active yon. So, darating ang time, nalalaki siya. Pag nagpa-check up kay doktor, basta pag nagpa-check up kayo, wag na wag niyo talagang ipa-biopsy. Wag niyo kalimutan sinasabi ko. Ano ba yung biopsy? Kuha, ano laman? Ay, po, gaya nung sa goiter, di ba? Ay, nako. Biglang laki yun. Kasi yung sa chahin ko, dito lang siya kinuha, tapos biglang lumubo. At least alam niyo na. Tapos inoperahan po. Ngayon, ay, wala. Tuloy-tuloy na yun. Nung naoperahan naman, sinabi may tumubo na naman daw sa... Ano po kasi, kahit na sabihin natin na ano, sample ko na lang yung anak mo. Pero huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Kasi nakita niyo naman ito. Biopsy siya. So, operahan. Hindi enough yun na na-biopsy, na-operahan na siya, okay na. Bumalik po. Tumutubo kung saan parte ng katawan natin mahina. Kung yung sinasabi mo, tumubo dito, may part siya dito na mahina, doon tumubo yung cancer cells. So, alam na yan. Ano na yan? Kumbaga sa ano, kumbaga sa police, nakapusas ka na, wala ka lang magagawa doon. Surut-sururan kayo, doktor. Pagulat ka na lang, wala ng pera, nabinta na kung ano-ano, tapos, wala pa rin. Tapos na. Wala. Nag-utang-utang pa. Tama siya mo? Hindi tayo agis kay doktor, at least magkaroon po kayo ng idea. Para, doon tayo sa reality. Hindi naman tayo, kaya nga, parang maaga na open kayo agad, kasi hindi ko sila sabi. Mas mahal tali ang doktor. Tumakbo po talaga ako sa kanya kasi nga nakwento niya nga po yung sa kanya nga nasabi para may bukol siya. Siya, hindi, actually po hindi ko alam yun eh. Kaya nga po, kininto niya sa akin. Kaya nga po, tumakbo rin ako sa kanya. To, ano lang, to, pangalawa lang yata akong balik nung nakaraang balik ko sa kanya nagkwento. Hindi ko man alam eh. Pati yung bleeding na sinasabi, hindi ko rin alam. Nalaman na lang namin nung kininto niya at kasama ko yung breast cancer pre ko. Na si Janet, actually, hindi inaasahan na kasama ko yun kasi galing kami na Tondo, may pinapainom din siya na breast cancer din. So, sinamahan ko siya. Tapos sumabay na siya sa akin dito. Hindi namin alam na may... Ako nga, hindi ko alam eh. Na, kasi hindi mo kinuwento sa akin eh. Na meron kang kumikirot dito nung bago pala ako pupunta dito. Siyempre, hindi ko sasabihin. Sabihin ko na lang, pag nawala na, o nawala na siya. Kasi dati hirap ako. Pero wala na yung bukol. Hindi naman. Siguro naman, hindi naman. Hirap akong mga galaw. Pag ano kong hirap akong mga galaw, namumula. Siguro naman hindi naman siya gagawa ng kwento sa sarili niya. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi niya, hindi niloloko lang niya sarili niya. Di ba? Kaya nga nung nakwento niya sa akin, nung ano yung anak ko nagpa-check up, tumakbo talaga ako sa kanya kahapon. Sabi ko, yun, baka pwede naman yung, i-ano mo nga, baka yung product mo pwede sa anak ko. Ayun yun ang inano. Yun ang maganda dito, mami. Hindi natin alam kung sino yung taong makatulong. Kasi, yun nga, reality kasi, sabihin natin wala po kayong pera, budget. Pero hindi mo pwedeng isabihin kay doktor yan. Dok, wala kaming pera. Ay, hindi kayo tatanggapin doon. O tatanggapin man kayo, gagawa kayo paraan na may pera kayo talaga. Hindi kasi reason sa doktor yan. Hindi ka makapasok doon. Oo. Lahat naman ang kausap ko, mga ganun. Walang pera. Walang pera. Pero pag si doktor, wala ba sa pera? Ito, magkano yung ganyan? Ma'am, ano siya, ako kasi, yung sinasabi ko sa inyo, mayroong dalawang, tatlong klaseng ano yan. Pwede kang mag 10%, pwede kang mag 20%, pwede kang mag 30%.
ang pinaka-maximum na discount dyan, 40% katulad ko, katulad ni si Randy at saka si Ma'am, ang coming siya, 40%. Pero po, legal na may ID po kayo, pag 20% registered po kayo, may insurance kayo 1 million, discount kayo sa lahat ng product, halimbawa, 1.8 po ito, standard ng 1.8, so pag 20% po kayo, 1,440, so discount kayo ng 360. 1.5 po ito, 60 capsule, so 20%, naka-discount po kayo ng 300, 1.2 na lang po. The same din dito, 1.2, so discount kayo ng 300. So ito naman po, premium product ito, 1.8 po siya, ka-price po siya dito. So 1,440 na lang po siya. Pero kung ako po, sa standard ko sa sarili ko, lahat naman na distributor katulad ko, 40% po kami. So, paano ba, siyempre, mas maganda yung 40%. Kasi 1,080 na lang. Halos kalahati yung discount. Kaya lang, ang process doon, parang divisory, bibili ka naman yan. So, biglaan. So, mahal siya, malaki siya, pero, again, sasabihin ko sa'yo, katulad nung case ng anak mo, napakaliit siya pag si doktor ang kumuha. Kasi, yung ganyang sign ng anak mo, doon na yun papunta. Basta doon na. Hindi ko alam kung paano ko sabihin sa inyo. Pero hopefully wag naman. So, God is good kasi na nakita niyo mas maaga. Ang panghawakan ko lang na kaya kong sabihin sa inyo, ituloy niyo sa pag-inom within 3 to 6 months, malaki ang maging mabago ng sitwasyon ng anak mo. Pag nagpa-check up kayo, pwedeng sabihin ni doktor na kung dating bukol 4, baka sabihin niya isa na lang. Malaki ang posibilidad. O baka wala na nga. Kasi akala po kasi nun ng doktor buntis siya. Ha? Akala po kasi nun doktor buntis siya. Kasi hindi nga po siguro nag-mins. Yan na yan. Active siya. Tapos nagsusuka siya. Ayun, nung ultrasound, pina-trans B. Yun, tapos nung binasa ng doktor, nakita. Hindi po siya buntis. Meron nga siyang PCOS nga. Oo. Yung mga bukol daw na maliliit-liit, tapos pag sa ovary daw po yun magang-maga. Tapos pag umano, yung parang babalutin yung maliliit na bukol na magiging isang ganun na siya. Wala daw gamot yun sabi ng doktor. Pinapainom lang siya daw para mapigilan yung pampigil ng symptoms. Kaya lang, napansin nyo maraming nag-dialysis? Sa tingin niyo po, bakit sila nag-dialysis? So, katulad ko, doktor ako. Halimbawa lang, hindi ako doktor ha. Doktor ako. Kunyari lang, sample ako, doktor ako. Si sir, nagpa-check up sa akin. Sample lang to, sir. Nagpa-check up si sir. High blood. So, siyempre, resitahan ko sino para sa high blood. Una, isa lang. O, sige, inumin mo yan, sir. Maintenance mo yan. Hindi siya gamot. Pigil, kumbaga sa symptoms ng pagtaas ng high blood niya. Pag tumaas, inumin niya yan. So, inumin niya. Pa-check up naman siya ulit, mga 2 months, 3 months. Mayroon na naman sinasabing naramdaman. Pag sinabi niya, dadagdagan ko naman. So, dalawa na maintenance niya. Until na lagi pabalik-balik siya sa akin, so, nagiging 5 na yung gamot niya. So, dahil nagiging 5 ang gamot niya, yung isang gamot, 100% yon. Yung 30%, kailangan talaga ng miser yun, ng katawan niya. Kaya lang, yung 70%, saan siya pupunta? Yung residue, yung latak ng gamot, sa kidney siya pupunta. So, lahat ng kinain natin, lahat ng iniinom natin, dadaan lahat yan sa kidney natin. Kasi, yung kidney natin, yun yung sasala sa lahat ng mga pinasok natin sa katawan natin. So, dahil 5 ang iniinom niyang gamot, dumating sa time na tumaas yung creatinine niya. Nung tumaas yung creatinine niya, nagkaroon na siya ng problema sa kidney. So, anong sabihin ni doktor? So, si Ma'am Biole, may dialysis center. So sabihin ko sa kanya, for dialysis ka na, sino nakasira sa kidney niya? Ako. Nagre-resita ako sa kanya. Kaya ko siya niresitaan kasi kailangan ng katawan niya. Oo, hindi mo rin ako pwedeng sisihin kasi yun ang pinag-aralan namin eh. Oo, ngayon, dahil gusto ni sir na makasubay, magpa-dialysis siya. So pag nag-dialysis siya 3 times, si Ma'am Biole magbibigay sa akin ng referral fee. So umikot, walang tapon, nakita pa rin ako tuwing dialysis ni sir. So, mga simple advice lang yan. Kung bakit yung iba biglang nag-dialysis, nag-shoot up yung creatinine. Pag tumaas ang creatinine,
magdedeliver yun kasi aakyat sa utak yan. So, pag sinabi ni doktor, may biro pa, oh, kailangan mo na ng wifi. Sabi, butasan ka na dito. So, bakit ba yun? Dahil kidney. Hindi siya nagpapangsyon na. Ako, sir, ako ang ano ko, na ano ko sa motor na disgrasya ito. Ah, oo nga. So, bilak. Doon sa, ano, doon sa Chinese hospital. Bilagyan ang bakal yan. Hmm. Pero, nang matagal na ito ngayon, kaya bumalik ako kayo ito dahil parang, ang sabi ng doktor, dahil inaano ko, MRI. MRI ako. Ang katawan mo? Ito lang. Ayan lang? Oo. Kasi, para makita ang ilalim? Oo, hindi talaga pwede sa X-ray. Hindi daw makikita. Hindi maray ako. Mahal mo? Oo. 1,000. Ang mahal mo? Oo. Hindi maray ako. Sabi ng doktor ngayon sa akin. Tapos ka na na MRI? Hmm. Sabi ng doktor sa akin, wala na daw oil yung pa ako. Ah, oo. Kaya, inaano ko na? Masakit. Masakit. Tuyo. Wala na langis? Oo, wala na daw. Sabi ng doktor. Pero sabi ko, no, magkano naman yung, ano? Yung injection yun. Injection, oo. Oh. Parang... Saksakan. Saksakan ng Floyd. Pero sabi niya sa akin, ano, 40,000. Wow! Ano lang yun? Pang, ano lang, pang tatlong taon lang. Ah, sabi yun, no? Oo, pag tatlong taon. Kahit lifetime, wala. Kaya ano muna naman. Saksakan ka ulit. Saksakan ka naman. Panibagong 40,000. Oo, pero sabi sa akin ng doktor, eh, doon ako sa... Chinese hospital nagpapa, ano, nagpapa check out. Kahit doon ako inipira eh. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, kung hindi ka umano, i-ano daw niya, i-opera ito. I-opera. Bubuksan uli? Bubuksan uli. Tapos, lagyan na doon ng ano, parang plastic na. Oo. Ano. Mayroon yan? Sabi ko, magkano man doon? Sabi sa akin, magkano ka ng 150,000. Diba? Oo. Di ba? Mahal. Okay, ito lang oh. May pa lang yun. 300,000 ang ginis. Grabe, ano? Oo. Kaya... Ganun nakatagal yun, sir? Mga ganilong taon na ngayon. Pag taglamig, kumikirot. Oo. Oo. Katulad ngayon, makirot. Oo. Pero may iniinom ako na... Hindi ka makaka... Maayos naman lakad. Makaano na, parang... Pag malayo na yung lakad ko, parang mabigat na. Oo. Mabigat na ito yung ano, hiyakbang. Nangangawit. O nangangawit na siya. Kaya sabi, kaya uwi ako sa amin dahil mag-ano ko doon ng pera. Papa, ilang taon ko na kayo? 56 na ako. 56. 50 ka? 56. Oh. Pero wala sa aura mo. I-ano ko na. I-papa-injik. I-injik na. Hiningan ako. Parang hindi pa siya edad 50. Matatataka doon sa ano eh. 40,000 ang hindi sa akin. Hindi ano? Kaya nga nag-ano ko nito papa. Tapos 3 years uli, saksakan ka uli. Oo. Sa PUE lang yun. Hindi pa kasama yung bakal doon na. Oo, oh, mayroong ano yun. Malay mo po kuya, diyan ka gumaling. Try mo, wala mawala eh. Dahil wala akong susubukan natin. Dahil wala akong pira ngayon eh. Sabi mo nga sa kay... Ano, try mo. Malay mo may mag-improve. Pabalik lang ako rito sa mga itong temblari. Dahil mag-ano lang, maglulun ako doon sa... Huwag ka munang mag-ano, huwag ka munang... Maglulun ako sa GSA, sa government ako nagtabaho. Ah. Sa local government, sa munisipyo. Kaya... Ay, ibig sabihin, ano, hindi ka talaga dito sa katira? May bahay kami doon. Ano, nagkano lang dito ng bahay para pag punta ko rito, may uuwiin ako. Ah, pero mayroon, nandoon ang pamilya mo? Nandito. Ah, nandito? Pero, ibig sabihin, yung trabaho mo doon? Doon. Ah, doon ko ng trabaho, pero pupunta ka na dito? Katarman. Ah, okay. Palagi pabalik-balik dito. Active pa ka doon sa trabaho mo? Oo. Nung nangyari sa iyo doon, natulungan ka doon sa ano mo? May nakuha ka? Wala, dahil... ang ano ko nito. Out of the trabaho? Oo. Dahil galing ako ng derby. Sabungan gabi. Oo. Kamutro kayo? Ikamutro? Oo, kamutro. Yung akala ko, mga alauna na ng magaling araw. Bakit kainong ka pa? Wala. Mga 80 galangan ang motor ko. At tuloy? May tumawid na aso. Akala ko, isa lang. Sus! May isa pa pala. Tapos may makabike ride ka? Wala ako lang. Ah, solo mo talaga, no? Eh, gising ako, doon ako sa ospital. Inoperito dito ulo ko, dito, tapos dito, dito. Dami kong ino. Magkano ginastos ko dyan? Mga 300. Wow! Dila ako sa ano, sa Chinese hospital kasi, yung anak ko... Dito sa May Rodriguez? Doon, sa May Blumentritt. Ah, Blumentritt. Oo. Doon ako inano ng anak ko. Ay, Rodriguez niya? Nag-ano naman ako ng ano. Kibulipasyo? Ay, Rodriguez? Yung anak ko, may ano talaga sa ano, dahil dito ang trabaho sa ano,
manager sa bangko. May ano siya, may card, may card na parang ano, ipakita ko sa iyo. Parang referral. Parang ang binayaran ko ng hospital, parang ano lang, higit nagbawasan pa yun sa pihil. Parang magsikir. Ah, oo. Ito. Pag nagpupunta ko doon, pinapakita ko lang ito doon sa hospital. Parang pinaka, pero may pundo yun, binabayaran ng anak pundo. Mo. Ang pundo nito, mga, sabi sa, pinapakita ko doon sa hospital, ang pundo ito, mga 500,000. Dahil pera? Oo, doon. Pero hindi mo pwede i-withdraw. Kunin mo ah, hindi, yan. Hindi. Oo. Ano yun, for the accident? Oo. Sila hospital nakakakuha. Hindi mo winikas? Hindi, oo. Accident niya, na-purpose niyan. Kaya, pag ganito ngayon, January, sabi ng anak ko, ano mo yan, dahil panibago na naman, parang i-renew. Kasi nire-renew naman niya yun, mapundo. Inuhulugan niya ng anak niya. Inuhulugan. Ano yan eh, parang insurance. Oo, oo. Insurance. Katulad din sa akin, marami akong insurance. Ito lang pinakita ko doon sa ano. Ah, sigaso ka, siyempre may pundo yan. Oo. Matik yan. Kasi ang ano doon, ang ano pag-operan nito, parang ano na, yung parang ano ba yun, yung ang kwarto lahat-lahat. Hmm. Sabi na. Ang binayaran ko lang, mga 30 lang, 30,000 lang. Diyan lang kinuha lahat. Oo. Actually, binayaran mo naman talaga lahat yun eh. Oo. Eh, pero nandun sa anak ko eh. Oo, doon niya kinuha lang. Oo. Parang, sabi, wala akong binayaran. Napagaan ka lang? Oo, napagaan. Pero, sabi ng anak ko, binabayaran ko yung buwan-buwan kayo. Oo. Binabayaran. Oo. Actual na ikaw gumamit bilang tatay, nagbibenefits ka talaga doon. Oo. Tapos, ang binayaran mo na lang, pinagaan mo na lang, pinagaan lang sa'yo. Pero, hindi talaga siya nalilibre kasi nagbabayad ang anak mo dyan. Oo. Insurance kasi yan. Oo. Ang laki ng pabor sa'yo. Oo, pagdating ko doon sa hospital. Sikaso ka! Pag nagpa-check up ka doon, 1,000. Oo. Oh. Sika pa lang yun. Tapos, wala pang gamot. Ang mga gamot, ano ka. Kasi may maintenance ako ng gamot, parang naano na ako ngayon na parang sumasakit na yung ano ko. Ah, sumasakit na yung ano ko. Pag sumasakit ito, iinom lang ako para hindi mag... Pain reliever. Oo. Pain reliever. Sabi sa akin ng ano, mga katulad ng chiki, sabi ako, huwag ka na mag-ano-ano niyan, para umano kidney na magsasuffer mo. Oo. Kidney. Oo. Niwala ka sa akin. Yun nga. Ang kidney, pag ito, baka hindi nyo alam, pag may tama ang kidney nyo, yung symptoms pa lang, yung ihi nyo mabula. Mm-hmm. Tapos, pag nagmanas yung paa mo, nawawala, magmamanas, magwawala, magmamanas, kidney yan. Mm-hmm. Mayroon ka ng problem sa kidney. Pero, hindi naman agad kidney failure ka na doon. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng babala na may kung sa tao yan, na. Nagre-reklamo na siya. Nagre-reklamo. Kasi, ang ibigay ano, ng babala. Pag ano ng doktor doon, siyempre, doktor talaga yun. Pag ano, kaya talaga ang hanap eh. Hindi tayo against kay doktor ha, kaya kung lagi kong sinasabi, doktor yan, nag-aral yan. Kaya lang, the reality, pag wala tayong pera, maswerte ka kasi may card ka sa anak mo. Kung wala, cash to cash talaga yan. Ngayon, ang gagawin mo, sir, ang advice ko lang sa'yo, kung magkaroon ka ng medyo extra, try mo yung product. Ngayon, kung may balak kang magpa-inject, idili mo lang siya, pakiramdaman mo yung product, baka makatulong. Actually, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na makatulong ang mga ako kasi may iba-ibang katawan. Pero marami na po tayong natulungan. Mayroon na po ako, marami na po akong taong narinig na tungkol sa case mo. Parang... Ito, back pain, katulad niya. Naano ko na sa ano, naano ko na dun sa... Katanaman, marami din ito. Oo. Ayaw ko lang po sa mercury kung nakita. Wala po. Wala sa mercury. Wala, no? Wala. Wala. Kahit dun sa mga drugstore. Lahat ng food supplement dito sa Pilipinas, makikita mo sa mercury. Pero bukod tangi ito na yeah, hindi mo makikita. Wala. Wala. Nakita ko yung ano... Pinapaano rin ako rin sa... I-search mo sa FB. Yung ano, King's Herbal. Ay! Isa lang sa sangkap yan dito. Sabi sa akin. Wala masama yun, makakatulong mo. Yun, sabi sa akin. Na ano, hindi pa naman ako na gano'n. Maganda yung King's Herbal. Pero, ako na magsabi sa'yo, hindi ko inano yung King's Herbal ha. Hindi yung nanira ko. Maganda yun, makakatulong. Kung iinom ka lang ng food supplement na gusto mong quality na makatulong sa katawan mo, i-try mo si Ultra. Hindi ko sinasabing ano yun na, hindi ko na ako sinasabing. Maganda yun, makakatulong. Oh, dahil yung ano ko, yung narinig ko na yun sa makatrabaho ko ng mga babae, may umiinom siya rin ito. Sabi sa akin, testingan mo. Ano, wala naman mawala. Sabi sa akin. Ay, gumastos ka nga ng 30,000 kasi. Pag ano ko, rito, sabi, inano ko niya, sabi ko, Parang na ano ko na yung sa matatabang. Ako talaga, hindi ko yung inoopera sa kanya. Ako talaga. Wala mo. Sabi sa akin na ano, bumili ka.
Oh, pero talaga. Sabi ko, hindi naman nagresinta yung doktor sa akin. Sabi na gano'n. Kaya sabi ko, hindi muna ako inom para baka magalit yung doktor sa akin. Actually, sa mga doktor na, hindi kasi sila nag-aral nito. Uh-huh. Ang nag-aral kasi nito, mga doktor scientist, mga nutritionist. Yung doktor na nasa hospital, mga doktor medicine yon. So nag-aaral siya sa medisina. Pero yung mga doktor scientist, nutritionist, sila yung nag-aaral sa katawan ng tao. Eh, tika nga po, sir. Eh, sa akin nga po, kasi, kaya nga ako nag-ano, kasi nisip ko, pag halimbawa uminom ba ang anak ko nito, ang ano ko lang to, na sana... 180 ito, no? Halimbawa... 2-3 sa amin. Kasi, ano, sir? Sa Katarman. Ano? 2-3. Pinatong kasi nila yung shipping cost. Oh, yung shipping. Yung travel. Oh, mm-hmm. Yung travel po, pinatong nila. Hindi man nila siya suffer yun. Totoo yun. Mm-hmm. 3,000 ba nga sa iba? Oh, 2-3 doon. Mm. Kasi inaano ko yung mga napatrabaho ko doon ng mga babae. Yung shipping cost po? Sabi sa akin, itry mo yan. Mm-hmm. Kami nga, umiinom kami nito. Oh, ito, bumili ka doon sa ano. Mm-hmm. Ako po, may nagbibinta rin doon nito. Ano lugar po? Katarman. Ay! Ang dami kong kasamahang... Iwan ko kung kakilala mo si... May kilala kang Limpiado. Sa Katarman. Katarman? Oo. Limpiado? Oo, may mga apelido na rinig ko na... Ano siya? Ano siya ng mayor? Doon, sa Katarman. Oo. Parang... Wala ko. Tika. Parang na... Ano ko niya mga apelido doon? Kasama ko sa opisina. GMD siya namin. Isa siya sa mga kumikita ng 1 million naman. GMD parang, Limpiado. Pag na bumili ka nito, nakita ko doon sa Katarman na... Mismong Katarman. May mayor doon sa Katarman mismo na GMD din. Tinatawag namin GMD, yung pinaka-ISPN level namin, GMD. Pero bago na GMD yung mayor, si Limpiado muna, si Raul Limpiado. Oh, na ano ko yan? Parang... City Hall din yan? Oo. Oh. City Hall. Kasi mayor doon sa Katarman siya. Ano siya ng mayor? Sidekick. Kumbaga sa ano, lahat ng transaction ng mayor nadaan sa kanya. Sa City Hall ka, di ba? Oh. Ay, alamin mo yung Katarman. Pero hindi ako sa, ano, hindi ako sa katsinto ng Katarman. Doon ako sa parang bayan na sa amin. Ah, oo. Pero sakop ng Katarman? Oo. Oh. Makilala yun? Mga... Raul Limpiado. Galing Katarman, papunta sa amin, mga, ano? Marami sa intra yun doon? 15 kilometers pa. Kumakalat yan doon? Kasi yung mga nagtatrabaho doon sa amin, sa munisipyo, mga babae, bumibili na, sabi ko magkano, 2-3 daw. Kalat yan doon kasi marami yan, marami, may mayor nga doon na ano, kasama namin. Mayor siya na kasama namin na distributor na yung pinakamataas na posisyon namin is isa siya doon. Pero bago yon si Sira Olimpiado, yung pinakasikan ano siya ng mayor na lahat ng transaksyon, pag tumakbo ang mayor, basta lahat. Sa ano siya eh, sa... Mayor's office. Ha? Mayor's office. Oh, Mayor's office siya. Ang hawak niya yung mga NGOs. Mm. Hawak niya yun, lahat. So, ilang barangay yun, siya yung pinaka-sidekick. Ayaw ko, baka siya ang nagbibinta dito doon. Nanggaling sa kanya, marami siyang distributor na kumalat. Doon, sa Katarman. Yes. Oh, gano'n na yun. Kaya, wala na question yan. Ang problema doon, ang problem doon sa ni Sir Olimpiado, nagkaroon siya ng 3 bara sa puso niya. Ngayon, kalahating milyon yata ang iningin ng doktor sa kanya para operahan, i-angioplastic siya. Pero nakainom ng 4 na buti ng intra, nag-declog, natunaw yung bara sa puso niya. Ngayon, kaya ginawa niya yung business. Pero wala na siya sa City Hall ngayon, nag-resign na siya. Nag-resign siya. Pero kilala siya. Pag makauwi ka, minsan, tanong-tanong mo yung Raul Limpiado. Sige, parang narinig ko yan doon sa munisipyo ng Katarman eh. Si Raul. Oh, Raul Limpiado. May picture kami dito.